Sa ating pong mga panahon, alam natin na ang sandaigdigan ay umiinom. Marami pong naniniwala na ito'y uminom sa kanyang sarili lamang. Tawagin niya na yung tawag nilang law of nature. At sinasabi nila na tayo ay namumuhay sa kapalaran. Pero kung hindi Diyos ang namamahala sa buong universe, sino kaya? Mayroon kayang mas makapangyarihan ba kaysa Diyos? Kung hindi Diyos ang namamahala ng buong sansinuko at lahat ng mga nangyayari sa ating panahon sa buhay. Masabi kaya ng iba na sa kasamaan ay ang diablo, sa kabutihan naman ay ang Diyos, at ang mga aksidente ay nagkataon lamang. Tawagin ay kapalaran. Ito po ang ating pag-aaral ngayon, mga kapatid. Pag-aralan natin kung sino ang Diyos sa lahat na nangyayari sa ating paligid. Nasaan ang Diyos sa mga nangyayari sa ating paligid? Sa pagbubukas po ng ating pag-aaral tungkol po sa God's sovereignty and providence, gusto pong basahin natin ang isang talata sa Bible na nagsasabi na kung sino ang may akda o may kontrol ng lahat ng bagay. Romans chapter 11 verse 36. Romans chapter 11 verse 36. Ang sabi po sa Tagalog, ang bagong ang Biblia, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumasa Kanya lawang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sa English po, sa New American Standard, ganito po magkasabi, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Ito po isang talata namang na nagpapatunay na lahat ng bagay nagmumula sa Diyos. Lahat ng bagay pinamamahala ng Diyos through Him. At lahat ng bagay para sa Kanyang kaluwalhatian and to Him. Kaya po ang ating paksa ay tungkol po sa God's providence, I mean God's sovereignty and providence, ang pagkasubirano ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa langit man, sa lupa man, sa ilalim ng lupa, ang Diyos po ang namamahala. Bago lahat, tayo muna humingi ng tulong sa Panginoon, tayo humingi ng karunungan sa Kanya. O Panginoon, Kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay, namamahala ng lahat ng bagay, para sa Iyo ang lahat ng bagay sa Iyong kapurihan magpakailanman. Amen. Kayo pa man, hinihingi namin na kami po inyong samahan at ang inyong banal na Espiritu sa magbigay sa amin ng liwanag ng kaunuan. Kaunuang magdadala sa amin sa katotohanan at magdudulot sa amin ng kaligtas. Salamat po sa mga sandaling ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Providensya. Sa salita pong simple sa ating paligid, providensya kung tawagin yan ang mga nangyayari sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Providensya. Na gusto kong i-quote ang ating Confession of Faith, chapter 5, verse 1, kung ano po ang providence o providensya.
Batay po sa Romans 11:36, ganito po ang sabi ng 1689 Confession of Faith, chapter 1, chapter 5, verse 1. Ganito po ang pagkakasabi. Ang Diyos sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun po yung unang phrase ng verse 36 ng Romans 11. And in Him, nilikha lahat ng bagay. In the second phrase, ganito po, sa 1689, siya rin ang umaalalay, namamadlugod, nangangasiwa, at namamahala sa lahat ng ito, may buhay man o wala, dakila man o munti. Dito po, nare-review po ang aral na tinatawag nilang evolution. Na ang mundo raw, nung ito ay umiral, umiinog ito sa kanyang sarili by law of nature. Pero ang sabi po, sa banal na kasulatan, siya rin ang umaalalay, hindi niya iniwan ang buong sansinuko, siyang maalalay na mamatugot, nangangasiwa at namamahala sa lahat ng ito, may buhay man wala, dakila man hindi. At pangatlo pong sentence, ito ang kanyang providensya, nasaktan sa karunungan at kabanalan at sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Excuse po. So, yun po ang providensya ng Diyos. Now, pag sinabi pong providensya, wala pong aksidente nangyayari sa ating buhay sa lahat ng panahon, sa mga nakaraan, sa kasalukuyan at sinaharap. Kahit yung pagkahulog po ng karayo, kahit ikaw may gawa, hindi po yan nagkataon ng aksidente sapagkat lahat ng yan ay nasa pagkukontrol ng Diyos. At pagdating sa providensya, ito po ang pinaiiran ng Diyos sa creation hanggang ngayon. Nilikha niya lahat ng bagay na mayroong layunin at ipinakikirap sa lahat ng bagay sa kanyang kalaobang layunin. At ano po yun? Ang Bible po, alam natin, ito po ang kasaysayan ng katubusan. Redemptive history. Kaya po, ang providensya po ng Diyos o ang kanyang pag-aalalay, pamamahala, ang kanyang pag-uuntrol sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyari, ay nauwi po sa kanyang layunin, kaligtasan po ng lahat ng tao. Ano po ang dahilan bakit may Bible? Upang mahiyak ang kanya pong kalooban pagdating sa kaligtasan. Kaya sa providensya ng Diyos, yung kanyang pamamatlugod, pamamahala sa lahat ng bagay, ito po ay kumikilos sa anim na prinsipyo o prinsipyo ng Panginoon when it comes to salvation. So, ang prinsipos na ito, ang siyang bumibigkis, siyang tumatawi sa doktrina ng kaligtasan. Na alam natin, marami pong haka-haka at paniniwala ang tao ng kaligtasan nasa kanilang sariling kalooban. Nasa paraan ng tao, nasa pagsisikap ng tao. Pero ang providensya ng Diyos, ang siyang namamahala sa lahat ng maaaring mangyari pagdating sa kaligtasan. Hindi ito nagkataon, wala ito sa kalooban ng tao, kundi nasa plano ng Diyos. Kaya ang mga prinsipyong ito ay bumibigkis pagdating sa doktrina ng kaligtasan. Without this knowledge of God's providence, mahina po ang ating doctrine and belief sa salvation. Hungkat, madali pong bumagsak. Marami pong sabing naligtas ka, pero tingnan nyo saan sila. Wala silang mag-ibay na paniniwala pagdating sa salvation. Akala nila kasi nasa tao yun. Pero ito po, napakalaga pong ating pag-aaral. God's providence, or God's sovereignty in providence. So, mahalagang maunawaan at panaligan ang mga prinsipyong ito na kailangan nating maunawaan. Ito yung pundasyong biblikal
sa paglapat sa lahat ng buhay ng tao, believers, unbelievers, elect or non-elect, lahat ito yung principles po ng providence. Imposibleng magkaroon ng ganap ng pag-asa at kasiguruhan ng kaligtasan ang tao kung walang alam tungkol sa bagay nito. Well, alam natin, salvation is by grace through faith. Yung po kasimple yun. Pero hindi maaari na kung ikaw ay nag-profess na ikaw ay Christian, manatili ka sa ganung paraan, ganoong paniniwala. You have to grow. Kailangan malaman mo anong ginawa ng Diyos. Kailan nagsimula ang iyong kaligtasan? Sino ka before the foundation of the world? Kailangan tayo mag-grow. At doon lamang tumitibay ang ating kaligtasan. Doon tayo nagkakaroon ng matibay na assurance. Kaya kung wala ito, walang matibay na faith ang Kristiyano, hindi mailalapat ang lahat ng ito o lahat ng katotohanan sa biblical na paraan araw-araw. Kaya sa pag-aaral natin, tutulungan tayo magkaroon ng malinaw at tiyak na pag-asa sa ating pamumuhay Kristiyano. Now, ibibigay ko yung mga principles na ating pong himay-himayin Sunday after Sunday. Una pong principles na dapat natin malaman sa lahat ng bagay at lalo sa ating kaligtasan, Diyos ang may plano at layunin. Yung po yung unang-unang principle na dapat nating panghawakan. Diyos ang may plano at layunin, hindi tao ang may plano at hindi sa layunin ng tao. Ang lahat ng bagay, lalo na pagdating sa kaligtasan. Then, ikalawa, God is in control. Diyos ang may control. Ikatlo, Diyos ang gumagawa ng lahat. Diyos ang gumagawa ng lahat. Pangapat, Diyos may kapahintulutan sa lahat ng mabuti, maging sa lahat ng masama. Mari may question kayo doon, pero antayin yung dumating tayo sa paksa niyo. At malalaman ninyo at masasagot ang inyong mga katanungan. At panghuli, Diyos ang humahatol sa lahat. Diyos ang humahatol sa lahat. Alam natin yon. Pero alam nyo ba na maging ang mga instrumento ng Diyos ay hatulan din ng Diyos. So yun po yung principles ng God's sovereignty in providence, lalo na po sa kaligtasan. Now, tingnan natin panandalian ang application of God's sovereignty in providence in a simple, common way na atin pong nalaman ngayon. Now, kaya sinabi ko kanina, kung hindi Diyos ang may control ng buong sansinugod, sino? Sino? So, masasagot natin yan. Now, ang tama pong paglapat ng truth, ng katotohanan, mula sa banal na kasulatan, ang siya pong makapagpapatibay sa atin, sa kaalaman natin, sa doktrina ng pagkasubirano ng Diyos sa providensya. Ito po ang kadalasang nangyayari sa ating paligid at ito po ay tinuturo ko rin noong tayo ay nasa Pentecostal Charismatic pa. I mean, Charismatic Pentecostal. Kasi baliktad po noon eh. Charismatic po ang ating pinagmulan, ang aming pinagmulan dahil kami po ay naniniwala sa Virgin Maria pa before. At pagka nananalangin may kandila at may pinapatay at nag-iiyakan na. Pero dumating po ang Pentecostal, kaya na-convert kami sa Pentecostal, charismatic din Pentecostal. Karamihan, Pentecostal din charismatic. Ibig sabihin, charismatic po yung mga gift, pero sa amin po hindi. Charismatic, Catholic, charismatic po ang aming doctrine before. Pero alam natin, lahat naman tayo eh, from Rome Catholic. Pero umangat kami, naging charismatic Catholic, Catholic charismatic. So, ganito pong paniniwala no. Tingnan niya. Tingnan niya kung saan ang God's sovereignty in providence. Kapag isang araw, dumalo kayo sa pagsamba, at nabalitaan niyo na lahat ng churches, lahat ng iglesia sa lahat ng dako ng Pilipinas ay sabay-sabay na nasunog, kanin niyo ibibintang.
Bible study tayo, Sunday school, lahat ng churches ng mga Kristiyano nasunog lahat sabay-sabay. Kanina natin ibinibinta. Sa Diyos. Now, yung common na karamihan sa loob, kanino ibinibinta? Ni Satanas. Di ba? Yun ang aral mo. Ngunit pa, isang araw din dumating ka ng gawain o pagsamba. Eh, lahat ng pasugalan, lahat ng diskuhan, lahat ng syabuhan, lahat ng mga terorista ay tigla itong bumagsak. Naguno! Namatay! Kanininyo ibigay ang papuri sa Diyos. At tingnan niyo ang pangyayari. Sa ganitong pong paniniwala, mayroong tumatanggap ng kapurihan at mayroong tumatanggap ng sisi. Hindi ba itong umiinog na aral sa mundo ngayon? Kaya sa pangyayaring ito, sa ganitong paniniwala po, may pinupuri at may pinagbibintangan. Pero kung malinaw pong unawa natin ang banal na kasulatan na maayos po nating pinag-aralan ayon sa konteksto, tiyak iba po ang magiging pananaw natin. Magiging iba ang ating pananaw. Lalo na, yung ating binasa, Romans 11 verse 36, the Bible says, "And in Him, and through Him, and for Him are all things. To God be the glory forever." Mag-iiba po ang ating pananaw. And the Bible says in Romans 8:28, "And we know that God in all things works together for good for those who love Him and those who are called by His name." Nakita niyo ba ang aral ng banal na kasulatan? Sa lahat ng bagay, mabuti, masama, maliit pa o malaki, God work in all things for the good of His people. Yan po ang tamang aral na lumalaganap o tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya napakalagang makilala ang bawat tinuturo ang banal na kasulatan that God is sovereign. Siya ang King of Kings, Lord of Lords, the Supreme, the King. Siya ang may control ng the whole universe. At yan dapat tumanim sa ating puso upang ang ating faith ay matibay at nakapako sa kanyang pagkasoberano. Sambot ang Diyos sa lahat ng nangyayari, sa bawat pangyayari, sa bawat detalye ng mga nangyayari. Kung hindi ito totoo, mga kapatid, wala tayong kapag-asa pag-asa sa mundong ito, sa buhay na ito. Bakit? Dahil po sa lumalaganap na paniniwala ngayon. Ano pong paniniwala ngayon? So the second point na gusto kong ibigay sa inyo is about dualism versus God's sovereignty in providence. Now, ang mundo po sa panahon ito ay naniniwala po sa dualism or dualismo sa Tagalog. Ano po ibig sabihin nito? Ito pong dualism is a heretic doctrine o aral. Taliwas ito sa Diyos at hindi ito nagmula sa Diyos. Ang paniniwala po ng dualismo ay ganito. Ang mga nangyayari daw sa ating panahon, sa ating buhay, ay nagkataon lamang o kapalaran. Na pag sinabing kapalaran po yan, panibagong doctrine yan, which is called fatalism. Marami pong sumasambat na niniwala sa fatalism. Ito ng kapalaran po. Kung ano yung itinadhanak sa akin ng kapalaran, tatanggapin ko. That is fatalism. Wala po ang Diyos dyan.
Remember this, na lahat ng tadhana may control ang Diyos. So wala pong sinasabing law of nature. All natures are all in the hands of God. He is in control. Siya yung may providensya. Kapag masama, ipinipintang natin kay Satanas. Yan po ang dualismo. Kapag mabuti, pinipraise natin ang God. Pero tingnan nyo ang isang salita ng isang lalaki sa Old Testament na pangalan niya ay si Job. Anong kanyang doctrine? Well, hindi pa matibay yung doktrina niya noon kaysa sa atin ngayon. Sapagkat sa atin, open na ang Bible. Noon, ang kanilang pinangawakan ay ang Old Testament, ang Diyos sa panaginip, sa prophets. Pero matibay ang kanyang doctrine. Tingnan yung sabi ni Job sa chapter 2. Tingnan natin. Yes, chapter 2. Remember na si Job, siya ay inatake ni Satanas sa pamagitan ng pahintulot ng Diyos. Ang Diyos ang nagpahintulot, pero Satanas ang sumira sa buhay ni Job. Okay? Ang sabi ng ni Satanas, nasa kamay mo kasi yung anong yan, binapakuran mo na yung kamay at pagpapalat si Job, kaya yan ay naniniwala sa'yo. Subukan mo saktan ang kanyang buhay at ang kanyang katawan kung hindi susumpa ka. Pero hindi ganun ang sinabi ni Job. Noong si Job ay naubusan ng lahat ng kanyang kayamanan, pati 10 niyang anak sabay-sabay na namatay, eh hindi pa nagsawa si Job, binigyan pa siya ng karamdaman sa kapahintulot ng Diyos. Ang bawa ay sabi ng Panginoon, nasa kamay mo ang buhay ni Job. Nasa kamay. Ni Satanas. Siya may kontrol sa mundong ito. Pero ang Diyos ang nasa kamay ni Satanas. Pwede niyang higpitan, pwede niyang duwagan. Nasa kontrol ng Panginoon. Kaya si Job ay nagkaroon ng karamdaman mula sa puyo hanggang talampakan. Grabe yung karamdaman niya. Hindi siya makaupo. So, kailangan siya magsunog ng abo, yung abo ang kanyang inupuan, at lahat ng kanyang sugat, inupuspos niya ng biyak na tisa para lang mahibsan habang nagdudugo, nawawala yung kanyang hirap ng pangangati at kirot habang kanyang itong kinikiskis. Ganun kahirap ang kanyang karamdaman. Kaya ang misis niya, ang sabi na, Hope, hanggang kailan mananatili ka sa iyong integridad sa Diyos, sumpahin mo na yan para mamatay ka na. Well, masamang babae. Pero para sa akin eh, kung naghihirap yung asawa mo, mas mahirap pa mamatay na eh. Di ba? Kaysa maghirap pa. Eh, ganyan ang kalooban ni ng asawa ni Hope. Pero ang sagot ni Hope, ganito. Masahin natin ang verse 9. Then his wife said to him, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. And Job answered, but he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? Diba? Good and bad ay dapat tanggapin natin. Because yan ay muli sa Diyos, yan ay mula sa Diyos. Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lantang ito ay hindi nagkasala si Job sa pamagitan ng kanyang mga labi. Matibay po ang doctrine ni Job pagdating po sa God's sovereignty and providence. Wala pong aksidente nangyari. Nasa pangangasiwa, pangangalaga, kontrol ng Diyos ang lahat ng ibatay. So sa doktrina po ng dualismo, nakatuon dito ang paniniwala ng modernong Kristiyano. Masabi ko, modern Christians, yung po yung sila po'y nangahawak sa tinatawag na prosperity gospel, health and wealth gospel. Na sinasabi, God loves you and God has a good plan for your life.
Ngayon, kung yan po ang paniniwala ng dualismo na nabuo po sa doctrine about health and wealth, kapag hindi ka pinagpala, ikaw ay alipin ng diablo. Yan po ang kahulugan na rin. Pag hindi ka pinagpapala ng Kristiyano, yung sabihin, alipin ka ng diablo. Kapag may masakit, may sakit ka, nasa diablo ka. So, anong pinapakita ng dualism? Pinapakita po ng dualism, tulad po ng paninwal ng mga Hapon, ng tinatawag, ano ba tawag yung bilog na may hali sa gitna, black and white? Ninyang. Yan po ang doctrine ng dualism. That there is good and bad, there is Satan and God fighting, struggling. Nagkukumpetensya sila kung sino yung makapangyarihan sa kanila sa buhay ng tao. Sino ang makakapagpadaig sa isipan ng tao kung saan sila sasampalataya. Yan po yung dualism. Ninyang po. Kung sino mananaig sa buhay ng tao, yun yung Diyos. Basta niya. Mayroon dalawang Diyos na naglalaban. Yan po ay against God's sovereignty and providence. There's only one Almighty God. That is God alone. So thirdly, tingnan natin yung third points. God's sovereignty and providence. Tapasahin ko muli ang ating confession of faith. Chapter 5, verse 1. Para ma-refresh po tayo, babasahin ko po sa Ingles. Ganito ang pag-aasabi. God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things, from the greatest even to the least, by His most wise and holy providence, to the end for the which they were created, according unto His infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of His own will, with the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Yung nakita nyo, Romans 11:36. For in Him, and through Him, and for Him, are all things. To God be the glory. To God be the glory. So, doctrine of God's sovereignty and providence. Kasi sinasabi pong Diyos ay soberano. Diyos ang may kapangyarihan. Walang maaaring pumantay. Walang maaaring humigit. Lahat ng kapangyarihan from kings and lords of this world under His power, naglilingkod sa Diyos lahat, whether good or bad, even Satan, siya po ay nag-deserve kay God in a wrong motive. But still, naglilingkod lamang siya. Deserve. Gumagawa siya ng kasamaan. Ginagamit ng Diyos ang kanyang kasamaan upang ituwid ang kanyang taong makasalanan. Nang sa ganon, tumingin siya muli sa Diyos. Diba? Sa ating pag-aaral about providence, sometimes, ipinapahintulot ng Diyos, bumagsak ang kanyang mga tao. Nang sa ganon, ma-realize niya how sinful he is. How weak he is. That without God, he can do nothing but to fall. Bumagsak lang. Without God, we are nothing. We can do nothing. At nang sa ganun, manunumbalik siya. Yun ang kabutihan ng Diyos. Ginagamit yung kasamaan ni Satan para i-afflict ang kanyang minamahal. Nang sa ganun, magising siya sa kartuhanan at manumbalik siya sa Diyos.
isang bagong simulan. So, sumirado ang Diyos. Kung ito po ang iyong alam, kung itong iyong nilalagay, anumang circumstances sa buhay mo, then matibay ka. Hindi ka babagsak. Hindi ka babagsak. Now, mayroon isang kwento na mayroon lang isang pastor bumisita sa isang miyembro. At ang miyembro ito ay naksidente. Siya po ay nabugbog na sansak. Para i-comfort siya ng pastor, pinuntahan niya itong miyembro lang ito. At ang sabi ng pastor, alam mo, ilagay mo sa isip mo, mahal ka ng Diyos. At walang pinalaman ng Diyos sa nangyari sa iyo. Nagkataon lang yon. Kung ikaw yung pasyente yon, mapapatibay ka kaya sa counsel ng pastor na yon? Walang pinalaman ng Diyos. Nasaan ang Diyos? Mas makapangyarihan ba ang Diablo? Lunod po ang modern Christian sa doctrine of health and wealth sa ating panahon. God is good all the time. Nais kanyang ligaya. Kaya pagpapalain ka, God is good all the time. Eh sabi niyo, tatanggap na ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi ang masama? Kaya pag hindi ka pinagpala, mahina faith mo sa Kanya. O di kaya'y wala ka sa Diyos. Nasa Diablo ka. Napakahina yung dualism na yan. So, sino ngayon ang sabi ni Arthur Fink? Kung sino, kung hindi Diyos ang namamahala sa sanlibutan, eh sino ang maaaring matugtog? Kaya kung ikaw, kinalam mo ang Diyos, hindi ka aasa sa mga bulaang tagapagturo at sa mga eksperto. Marami pong expert sa ating kapaligid eh. Year of the rabbit, year of the monkey, bilog-bilog para ikaw ay sumerte, ikaw ay kumita, magsabit ka ng ngipin ng buhaya para maligtas ka sa pagbagsak, pagbuhon, ng landslide. Magsuot ka ng tanso to make your life better or to make your life bitter. Huwag po tayo umasa sa mga eksperto. Magagaling po sila, lalo pag kayo sa Channel 7 na pagdating ng hapon, nakakatakot. Mga ganon. Yan naman yung kaysa may mga muto, bumabalik. Yeah. Man. Ang isang Kristiyanong kilala niya ang Diyos, hindi siya matitinag anuman ang nangyayari sa paligid. Panghawakan niya ang Romans 8:28, and I know that in all things God works together for my good. Para sa aking kabutihan, maaari akong tinutuwid, maaari akong nire-rebuke, maaari akong pinapalo nitong karamdaman ko. But God is in control. God is sovereign. E sinasagawa niya ang kanyang providensya sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. At bakit may mga nilikha? Bakit may mga things na bagay na yan? Lahat yan may purpose yan. Nandun yan sa foreknowledge of God. At through His providence, pinapakilos lahat yan para mangyari kung ano yung plano niya before the foundation of the world. Lalo na pagdating sa iyong kaligtasan, ang sabi sa Ephesians chapter 1, verse 4, you are chosen before the foundation of the world to be holy and without blame. Ang pagkakapili sa iyo before the foundation of the world. Kaya, bakit po nilikha ang mundo? Because of that promise sa iyo. Kaya nalikha ang mundo eh. At nangyari lahat ng bagay, pati yung pagbagsak, alam ng Diyos yan, hindi nagugulat ang Diyos dyan. Lahat yan, pero kasalanan at yung anumang kasalanan niya, hindi nagmumula sa Diyos, kundi nagmula sa tao at sa Diablo. Pero pinaintulot ng Diyos yan upang maligtas ang kanyang mga ipinalanong iligtas before the foundation of the world. Nasaan na yung pagsisigaw ng tao? Nasaan na yun?
Kaya kung titignan natin sa redemptive history, pasdan niyo ang krus ng Kalbaryo. Kung nandun ka sa paanan ni Kristo, nasabihin mo siguro, kung ito yung tagapagligtas sa tanan ng Diyos, bakit pinapahintulot ng Ama na mamatay ito sa krus? Why? Bakit pinahintulot ng Ama na mabakot mamatay sa krus si Kristo? Wala pong ibang tanging paraan ng kaligtasan at wala ibang tagapagligtas na maaaring magligtas sa iyo. Hindi na iyong sarili, hindi na iyong good words, hindi na iyong religion, but through Jesus alone and His complete work in the cross. Ang tayong kaligtasan, God is in control. So therefore, si Kristo ay hindi martir dahil ng palabas ni yung Bill Gibson. Passion. Ano tinatanim ng sa isip ng mga tao, even modern Christians today? Ang sabi nila, talaga naman, nakakagimpa yung kamatayan ni Kristo, nakakaawa. Hindi, ayaw ng Panginoon na naawa siya, kinaawaan siya. Ang nais ng Panginoon, sa patayanan mong kanyang ginawa. Eh, sobrang yung palabas na yun eh. Nakukuha yung damdaming emotion ng tao upang kanilang, sige na nga, sasampalataya na lang, kawawa naman si Jesus. Na hindi sa damdamin, kaawaan, malinigas ang tao, but by faith. Through faith. Hindi siya martir, o hindi rin siya biktima. Hindi nagkataon. Sa araw na yon, sa Golgotha, ay ang araw ng tagumpay ng Diyos sa kanyang providence for salvation. Kaligtasan. So therefore, sa lahat po nangyari, even at the cross, God is the master of ceremony. Siya ang lahat, may contact ng lahat ng bagay. Lahat na nangyayari, siya. Bawat detalye, siyang may control. Ang mundo at ang diablo ay maaring nag-iisip na ang layunin ng Diyos, failure dito sa krus. Pero ang totoo nun, doon natalo ang diablo sa kanyang layunin. Sirain ang talo ng Diyos na iligtas sa kanya ng mga tao. Dahil ang talimpo ni diablo sa bawat tao, ikaw lang makakagawa ng kaligtasan sa sarili mo. Sulong palataya ka. Tama na yun. Just believe Christ. That's it. Alam naman natin, saving faith, hindi nagmumula sa atin. Sana po tayo. Faith coming by? Pero how can man hear when he is deaf, blind, and dead? Dapat muna siyang i-revive. Dapat siyang i-born again. Born again is God's grace. Dapat niya, ang ginagawa ng Espiritu Santo habang nakikinig sa banal na kasulatan, siya ay binubuhay sa puso ng sa ganun, makarespond siya, wow, ito yung salvation, ito ang aking Savior, si Jesus Christ, ito ang salvation na ginawa sa akin ni Jesus sa krus. I believe, Romans 10 verse 9 and 10, nang sabi, sa makita ng panampalatay mula sa iyong puso, naniwala ka si Kristo ay namatay at ikaw ay maliligtas. Sapagkat mula sa puso, lumalabas sa iyong labi ang totoong panampalataya, saving faith. So, yan po ang simula po ng ating pag-aaral about God's sovereignty in providence. At sisimulan natin ang mga principles na ito sa dating sa atin. Is there any question?